At mula nga po guys, dito sa ating pinipestuhan, tanaw na po natin itong kagandahan po ng beach po na ito sa pinakang ibaba po na yan. Pero sa kabila po ng ganda po ng beach po na ito, may isa po dito na hindi matapos-tapos sapagkat ito po ay pinag-aagawan. Idedetalye ko po yan mamaya sapagkat nakausap ko po ang pinakang dating may-ari po nito, nitong beach po na ito. Sama-sama po natin tunghayan kung mayroon pa po bang bakod po doon po sa Dalampasigan matapos po natin itong i-vlog. Sapagkat noong minsang bilag po natin ito, mayroon po siyang bakod papunta po sa pinakang Dalampasigan. At andito na nga po tayo guys sa pinakang Dalampasigan po na ito at makikita po natin na may malaki na pong pagbabago simula po nung ating pong ibinlag. Sapagkat ito po, kung tatanawin po ninyo dito mula dito hanggang dun sa pinakang bato pa nun sa pinakadulo na yun, mayroon po siyang bakod. Pero ngayon ipapakita ko po sa inyo guys kung ano po yung pagbabago po dito. Mula nga po guys dito sa ating pinipestuhan, matatanaw po natin na nawala na po yung pinakang bakod po dito sa pinakang batuhan po na yan. Na nung minsan pong ating binlag hanggang dun po sa pinakang batuhan po na yun sa pinakadulo na yun, mayroon po siyang bakod. Ayan. Kasi nga naman po, bakit pababakuran ang isang Dalampasigan sapagkat ito po ay wala na sino mang nagmamay-ari po ng Dalampasigan. Sapagkat ito po, paano na lang po yung mga magdaragat na daraan po dito? Wala po silang lulusatan sapagkat may bakod nga po. At alam nyo po ba guys na kung bakit ito po ay napakasikat at talaga nang pong dinarayo po ito nung una nung wala pa po itong naging isyo. Ngayon po, makikita nyo po dito sa ating pong background, isa po yan sa idinarayo po dito ng ating pong mga kababayan. Kaya ginusto po nila rito na mag family bonding, family friends. Ayan, sapagkat makikita po ninyo dito sa ating pong background, yung mga bato na pwede po siyang pag-upuan o pagtambayan. Makikita po natin yan. Sama-sama po natin yan tunghayan. At ito na nga po guys, yung pinakang bato po rito sa pinakang Dalampasigan po na ito. Makikita po ninyo na para po siyang sinadya na nilagay po dito sa pinakang Dalampasigan po na ito. Hanggang dun po yan sa pinakang dulo po na yon, na pwede-pwede po siyang pag-upuan, pagtambayan po ng ating po mga dumarayo po dito. At hindi pa po yan tayo natatapos guys sa at isa po sa number one din na dinarayo po itong beach po na ito, doon po sa pinakandulo po na yun, ipapakita ko po sa inyo, sabay-sabay po natin yung tunghayan, tara na po. Dito nga po guys, tanaw na tanaw po natin ang buong beach po na ito. Sayang po guys, ang ganda po nito. Sana matapos na po yung problema at manaig po kung sino po talaga ang nagmamay-ari po ng beach po na ito para siya ay muling ma-open. Tandito na nga po tayo guys sa pinakadulo po ng beach po na ito at ang makikita naman po natin dito ay ang mga naglalakihan po mga bato. Isa rin po ito sa naging attraction para dayuhin po ng ating po mga kababayan mula po sa bayan po ng San Francisco Quezon at sa mga karatig bayan pa po na dumarayo po dito. Sapagkat napakaganda po nito kapag narito ka po sa pinakaloob po na ito, para kang nasa isang kuweba. Sapagkat pakikita nyo po yung mga naglalakihang bato mula po dito sa ating pong pinipestuhan. Tanaw na po natin yung pinakang puno doon po sa pinakang bato na yung. Grabe, napakaganda po sana itong beach resort na ito kung ito po ay maaayos at talaga naman pong manaig po kung sino po yung tunay po na nagmamay-ari po nito para naman po tuloy-tuloy po na ang pagbisita po ng ating po mga kababayan para naman po madayo po itong pinakang lugar po na ito. At sa pamamagitan niya po guys ng video po na ito, ako po ipansamantalang magpapaalam na sana po ay nakapag-like and share na rin po kayo. Maraming maraming salamat po. God bless you all.